It's me, Indijen, and welcome to my videos. So, in this video guys, magbibigay ako ng tips kung paano natin mapangalagaan ang ating mukha, ang ating skin, para magmumukha tayong bata kahit may edad na tayo. So, yun na nga guys. Bago natin simulan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, ay please i-subscribe mo na at i-click mo na ang notification bell para magiging updated ka pa sa susunod kong mga video! Charot! So, yun na nga guys. Hindi na tayo pabata. Kumbaga, tumatanda na tayo, kaya kailangan na natin pangalagaan ang ating mukha. Lalo na kapag palagi tayong exposed sa araw. So, dapat ito yung gagawin natin, guys. Okay? So disclaimer muna tayo, guys. Hindi po ako dermatologist. Ito lamang po ay base sa aking research ayon sa ating mga trusted na dermatologist. Okay? So, yun na nga. Huwag na nating patagalin ito. Pag-uusapan na natin kung paano nga magmukhang bata kahit na may edad na tayo. Kung paano natin aalagaan ang ating skin para mapanatili nating healthy at mukhang bata. So, yun na nga. Number one tips is pagising sa umaga, maghilamos agad kayo, mag-apply agad kayo ng facial wash ng naayon sa skin types nyo. Halimbawa, oily skin ka. Siyempre, gagamitin mo na facial wash or facial scrub is pang oily skin. So, kung halimbawa naman may pimples ka, tulad ko, so ginagamit ko ay yung para sa pimples din. Kasi yan kasi dapat gagamit tayo ng ayon sa skin types natin. At kapag clear skin ka naman, siyempre gagamitin mo yung pang clear skin din. Huwag kang gumamit ng pang oily skin kung hindi ka naman oily. O huwag kang gumamit ng pang acne kung wala ka namang acne. So, yung gagamitin natin ay yung tamang skin care product na naayon sa ating skin type. So, yan na nga. Pagkatapos natin mag-apply nyan, is number 2. Maglagay tayo ng cream sa ating mukha na cream na merong vitamin C good for our skin para maprotektahan siya sa mga damage. Kasi yung vitamin C, nakaka-protect siya sa atin sa araw. Kaya may iwasan natin na magkaroon ng skin damage kapag naaarawan tayo. So, yun na nga. At saka, ang panghuli, gamit tayo ng, of course, sunblock. Sunblock, guys, ang pinaka-importante sa lahat. Kasi ang sunblock, siya yung magprotekta sa atin sa init ng araw, sa pangingitim ng ating balat, sa pagkakaroon ng mga melasma or kung ano-ano pa. Kasi kahit anong mahal pa yan, kahit gaano pa kamahal yung mga skincare mo, kung hindi ka naman nagsisunblock, ay baliwala lahat ng mga skincare na ginagamit mo. So, pinaka-importante is pagkatapos nating maghilamos, pagkatapos nating maglagay ng cream, ay maglagay tayo ng sunblock. So, speaking of sunblock, kailangan yung sunblock na gagamitin natin ay hindi bababa sa SPF 30. So, kailangan yung gagamitin natin ay nasa SPF 30, 25, SPF 30, 40, 50, 60, pataas. Yun ang gagamitin natin. At siguraduhin natin na yung sunblock na gagamitin natin ay merong nakalagay na P++++. Kasi ibig sabihin niyan ay mataas ang protection niya para sa araw. So, yun po ang ating gagawin sa umaga. So, ngayon naman guys, ang gagawin na pagkatapos naman ng umaga, syempre, pagod na tayo sa kung saan tayo galing sa work. So, syempre, pag-uwi natin sa bahay o bago tayo matulog, maghilamos pa rin tayo. So, kailangan natin maghilamos twice a day. So, not necessary na tatlong beses tayo maghilamos. Okay na yung twice a day, morning and night. So, sa gabi naman, mag-apply tayo ng
facial cleanser din na pangpa-clean ng ating skin, pangpawala ng mga dumi-dumi sa ating mukha. Pagkatapos natin maghilamos, syempre, meron pa rin yung mga dumi na matitira. Meron pa rin yung mga alikabok. So, pagkatapos natin maghilamos, gamit ang facial wash pa rin na ayon sa ating skin types. So, maglalagay na tayo ng cleanser at saka mag-apply tayo ng anti-aging cream. Kasi yung anti-aging cream ay yun din ang magpuprotekta sa atin para mapanatiling healthy ang ating mukha at maiwasan natin ang maagang pagkaroon ng wrinkles. So, kailangan mag-apply tayo ng anti-aging cream. At ang panghuli, guys, ay kailangan nating mag-exfoliate sa ating mukha twice a week. So, hindi natin kailangan mag-spend ng exfoliate kasi yung baking soda ay pwede na yun pang-exfoliate sa ating mukha. Or yung kamatis, pwede na yun. Or yung sugar, olive oil, lemon, ay pwede na din yan magiging exfoliate. Pwede na din natin yung gamitin pang exfoliate sa ating mukha. So, hindi na natin kailangan gumastos pa ng mahal, guys, kasi makikita lang natin yan sa ating kusina, ang mga ingredients na yan. So, yun lamang po. Kapag araw-araw natin itong ginagawa, ay siguradong protektado ang ating mukha sa araw at medyo matatagalan bago tayo magka-wrinkles. Kaya sa ganitong paraan, guys, maiwasan nating magka-wrinkles ng maaga. So, kailangan gawin natin to araw-araw, huwag tayong tatamad-tamad. Kasi, sabi nga nila, yung mukha lang natin ang ating panlabat. Charot lang, kala mo naman maganda. So, yun lamang, guys, ang may bibigay kong tips sa inyo para mapanatili nating healthy ang ating skin at magmukha tayong bata. So, thank you guys for watching. I hope you like this video. See you to my next video. Bye!